So, parehas lang naman sila ng model, whirlpool din, parehas lahat sila ng function. Yung nga lang, yung unang kinuna natin ng picture, ng video, puti siya, kaso wala na yung puti. 6.8 lang yun, ito 7.8 kilos. Mas malaki siya. Pero parehas lang sila ng board. Okay. Ayan, mga ka-friendly, oh. Sabihin, okay na siya. So, ang problema sa ganitong design ng whirlpool, pag pinatay mo siya, naka-plug-in pa, pero wala nang indicator. Kaya ganyan yung ginawa na may-ari, wala nang tanggalan. Ayan, tingnan natin yung motor. Ayan, nagwawas na siya. Before we proceed with the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Frend Techie Vlog, and also, the world's amazing trivia, for more entertaining and knowledgeable content. Hello guys, mga friende, welcome back to our YouTube channel, Frend Techie Vlog. Gagawin na ako ngayon, no, whirlpool, top load automatic way, ano, washing machine. Biglang nawala ng power, sabi ng may-ari, lagi nakasaksak, nang bubuksan na ayaw nang bumukas. Hindi binubunod sa saksakan, laging naka-plug-in. Ngayon, pagbukas naman nito, ganito, sa likod ko binubuksan. Pag wala kang gamit na ganito, grinder, pwede naman ano, soldering, yan. Kasi gaganyan na lang natin yan. Dito, gaganyan. Ganun ang ginagawa ko nung una eh. Soldering gun, ginagamit kong pambutas. Umpisa na natin. So na guys, bali tinanggal ko na siya. So na guys, bali na ano na natin. Tanggal na natin sa housing niya. Ngayon, iano ko na lang. So ngayon, titingnan natin. Tapos yung AC, ito na lang. Tinanggal ko muna siya rito. Yung mga cord ng LED TV mo, ano nyo, LED TV ito. Tanggalin nyo lang dito, i-press nyo lang. Kasi ito na, itong gagamitin natin ano rito. Tingnan mo na. Magsusukat lang tayo ng bolt tayo, pansamantala. Kasi ako di ko galing magputol ng mga wiring dun sa washing. Halimbawa, kung itong line inisin natin, para tandaan yan, lagi may capacitor yan. Kasaka yung OB. Tapos, para malaman kung alin ang primary at secondary, ito yung may makikita kang 4.7 na capacitor, 400 volts, dalawa. Tapos ito yung back coil. Eh, ibig sabihin, ayan yung primary. Tapos ito, supply ng IC, regulator IC para sa ano niya, PCC, para gumana yung IC. Kasi yung input nito, yung tinatawag na soft start. Ayan, dito tumakbo yan. Mula rito sa capacitor, yung capacitor, dalawang capacitor yan. No? Capacitor dito muna, tapos itatawid ng back coil, papunta ka pang capacitor, tapos pupunta ng transformer, tatawid sa kabilang transformer, pupunta rito sa IC na to, regulator IC. Ginagamit na no, regulator IC. Kung saan, ito yung capacitor para sa BCC nitong IC na to. Yan, para gumana. Ngayon, ang gagawin natin, kung sakasakaling ano, kasi bago magkaroon ng primary DC, itong primary supply dito, kasi ito secondary na to, yan, no? Pagkatawid ng ano, secondary, dalawang capacitor na yan. Dito muna tayo sa primary. Bago magkaroon ng ano dito, DC, kailangan mag-close muna to, itong capacitor. Kasi kung babaybay natin, ito yung isang line ng AC. Pumunta rito sa dalawang diode na to. And diode yan. Diode 2, kasaka diode 3. Yung diode 1, saka diode 4. Ayun yung dito, kailangan mag-close muna to. Ito open pa to, yan. Wala yan. Walang connection yan. Ayun. Open siya. Walang connection yung putol. Tapos, kailangan dito, mag-close muna to para pag nag-close to, tatawid dito sa kabila. Ayan, papunta na rito sa diode 1. Saka sa diode 4. Ito. Diode 1, diode 4, diode 3, diode 2. Yan. Pagtawid niya dito, pag nag-close yan, saka lang magkakaroon ng supply itong kabila. Kasi itong dalawang diode, dito yan, tumawid dito. Tapos ito, dito yung anode cathode, dito naman sa kabila yan, dalawang diode din.
Yan, bali apat, tinatawag na pull wave. Pagtawid, saka naman tatakbo dito yan sa dito sa ano T1 ng triac. T1 terminal 1, main terminal 1, saka main terminal to tapos gate. Dito ganun din sa kabila para sa clockwise counterclockwise na ikot ng was motor. Yan, ito yan. Yan, triac siya. Kasi itong socket na to para sa motor, ito para sa water valve at ito sa drain motor. Sa drain motor yung pink, water valve yung orange ko saan. Isa lang yan guys, isang palang lagi yan yung isa. Tapos yung dito isa walang connection. Papansin mo ito lang. Kasi pagpasok ng kuryente yan, yung isa yan naka series yan lahat. Naman, yung isa rito kasi magkakakonekta na. Isa, pumunta rito. Pag nag-switch yan, saka magkakaroon dito. Tapos pag nag-off to, ito naman mag-on, dito naman, dito sa kabila. Sabihin, tag-iisang linya lang. Tapos dito isang linya lang din. Pag nag-command ka na magkaroon ng tubig para sa inlet niya, water valve, ito naman, mula rito naman, magkakaroon ng contact. Sa pamagitan pa rin ng triac, ito, mga power switch niya, triac ang ginagamit. Kasi pag easy ang switch niya, triac ang gamit. Ito, ganun din, para sa drain motor niya, ganun din, isa lang din yan. Kasi kung saan, yung isa nito, dalawang line ng ano, yung drain motor, dalawang wire niya, 220 na kasi siya. Yung water valve, 220 na rin yan, may tatawag na line 1, line 2. Yung dito, may common, ito yung clockwise, ito yung counterclockwise. Kung saan ang common, nakakabit na rito. Tapos yung isang wire, nakakabit dito. Tapos yung isang wire ulit, nakakabit ulit dito. Ibig sabihin, magkakakonekta na. Tapos yung kabila, sa line to, ito naman yung magpapunction para dito. Bawa, pag nag-trigger tong triac, saka magkakaroon ng signal to, tapos, pag nag-off siya, ito naman kabila nag-on, ito naman magkakaroon ng signal, tatakbo naman yung was motor. Kaya pag nag-command naman si microcontroller dito sa water valve para sa tubig niya, ito naman mag-switch sa pamagitan ng triac. Ayan, triac. Ito, isa, wala yan. Dalawa kasi nga rito, pero yung isa walang gamit. Isa lang. Dito sa drain motor, ganun din. Triac sila nag-switch sa ino. Kasi nakakabit dito sa main terminal 1, yung sa drain motor niya. Ganun lang guys. Ngayon, sukatan natin ng bultay. So guys, ipa-plugin lang natin. I-on natin. Ito yung power button niya. Wala talaga. Ayan. Wala. Pero kung titingnan natin dito sa AC. Yan, AC. Naka-AC tayo. Ayan, may 231 volts AC. May 231 volts. Pero, walang power. Ngayon, tingnan naman natin dito sa ano. Dito sa capacitor na to. Tingnan natin sa capacitor. Lagay natin sa DC. Ayan, DC. Ayan, DC. Ipapower natin. Makikita ba? Sa line ng capacitor, titingnan natin. Mababa lang. Ngayon, i-on natin, power on natin. Karon mababa lang. Ayan, 13 volts. I-on natin. Ayan, meron 226. Tapos wala. Gagawin natin, guys. I-short muna natin to. Ayan. I-short muna natin ito dito para tumawid yung supply. Kailangan makasukat tayo ng 300 plus dito na DC. Pag meron na at walang tumawid sa secondary, ibig sabihin lang, sira yung regulator IC niya. So, subukan natin i-short. Sinort ko muna to kasi ito yung ayan, line. Yan line na yan. Dito duman yan. Tapos sa relay. Yan open yan. Kailangan to mag-close muna to para tumawid sa kabila. Magkaroon ng supply itong capacitor. Dahil itong isa, meron na yan.
Tapos yung kabila naka-ground. Yun ang purpose ng itim na wire na ito eh. Pag gin-round mo yung isang line, kasi yung ground dito galing, ito yung ground yan, ground. Ito yan oh. Yan. Ibig sabihin, may line, may wanting nang pumapasok para sa startup niya sana. Eh kaso, wala ayaw pa rin. Sa madaling sata, kaya walang secondary, baka sira nga ito. Pero bago natin ma-determine na sira, mag-short muna tayo. Bago naman kayo mag-short, siguraduhin nyo lang na walang shorted yung primary. Kasi pag shorted yan, madali lang naman yung positive-negative, times 1 yung buzzer nyo. Pag nag-buzzer siya, may shorted yan. Pag wala naman buzzer, kasi ang ano ng basic talaga ng ano, pag-test ng shorted, B plus to ground lagi. Ganyan guys ang technique dyan. Tandaan nyo, B plus to ground. Pagka na pag may shorted. Pag nag-buzzer o nag-continuity man pumalo, may shorted dyan. Ito wala kasi tinignan ko na. Kaya nag-short muna ako rito. Titingnan ko yun kung may supply. Pag nakakuha ko ng 300 plus na 300 volts na DC at wala pa rin secondary, sira tong regulator IC na to. Kaya pa-plug in ko lang. Ayan guys, meron na siyang DC volts. Ayan, meron siyang 320. Ayan, kikita ba? 300 volts DC. Ayan. Tapos, titingnan naman natin kung may supply yung VCC yung driver. Para sa driver IC niya, meron yan dito yung VCC ito. Meron, may 12 volts siya. 12 volts. Pag hindi sira yung regulator, dapat meron na yung output dito. Wala, ang baba lang. 1.89 lang. 3.16, ang baba ng secondary. 3.16, yung isa. 1.89. Ulitin natin ha, mga kaprendo. Ulitin ko lang ha. Meron ng primary supply. Sa primary, meron na siyang 300 volts. Yun naman ang normal sa primary. Dapat, meron siyang 319 volts o 320. Yun ang normal dapat. Ngayon, meron na dito yan sa secondary, sa transformer, saan pumunta ng input, pinaka-soft start ng IC. Meron na, may supply ni IC yung para sa soft start niya. At meron na rin siyang VCC supply na 11 volts. Pero ayaw mag-oscillate. Ibig sabihin lang noon, sira yung IC. Regulator, sira siya. So ang gagawin natin, papaliwanag lang natin, dahil kailangan lang naman natin yung supply dito na 12 volts. Dalawang kapasitor. Yung dalawang kapasitor na to, yung isa kasi para sa relay. Ito, supply sa relay. Dito. Ito, papaliwanag natin. Baligay ganito guys, yung circuit diagram ng... Dito sa line neutral, meron dalawang naka series na resistor mula sa line neutral na 680k. Dalawa, SMD resistor, tapos meron siyang interference capacitor, MOB, tapos relay na. Yung relay na to, naka-open lang yan, open siya. Kailangan niya muna magkaroon ng 12 volts DC yung sa coil ng relay para mag-close yung relay. Pag nag-close siya, saka lang magkakaroon ng supply itong capacitor na to na 320 volts. Yung kanina sinukatan natin, kaya nagkaroon dahil sinort lang natin temporary kasi nga walang supply yung relay, hindi magko-close. Para mag-close, temporary natin sinort para mapalabas natin yung secondary. Sa ginawa nating setup kanina, walang lumabas na secondary supply. So sa madaling salita, sira tong IC na to. Ang gagawin natin ngayon, magsusupply na lang tayo ng 12 volts kasi 12 volts lang naman ang kailangan supply nito. Kung saan, yung isang 12 volts, supply dito papunta sa relay, at yung isang 12 volts para sa transistor, kung saan yung input 12 volts, output 5 volts,
para sa microcontroller niya at saka sa memory. Ito 'yon. Ito 'yung secondary capacitor na 'to. Pumunta rito 'yan, ito 'yung transistor. Input, ito 'yung output 5 volts. Papunta rito sa memory dito at saka dito sa microcontroller, supply niya 5 volt. Tapos itong isa naman, papunta naman dito 'yan ng relay. Ayan. Ayung relay na 'to 'yan, may SMD diode 'yan, diode siya. Ayan, pumunta yan dito. Yun ang supply niya para dito sa relay. Gagawin natin, magsusupply tayo ng 12 volts. Itong dalawang positive na capacitor, sishort natin, tapos magsusupply tayo ng 12 volts. Ground to B plus lang. Ayan, gagawa tayo ng 12 volts. Kahit adapter na lang. Ito na lang guys, ng 12 volts na yan. No? Try natin. Ayan, 12 volts. Sabihin, ito yung ground, ito yung positive. Yung may guhit na yan, ayan yung ground niya. Ayan. Kailangan bago yung kabit, guys. Sukatan niya muna kung tama. Pag nag-negative to, negative 12, baliktarin nyo yung test prod nyo. Ayan, tama siya. Ibig sabihin, ito yung talagang positive. At ito may guhit ang negative. Ayan. Inahangin na natin dito. Mga test point ito mga kaprendi, ito dalawa, 12 volts. Tapos yung capacitor dito, kung mapapansin nyo, tatlo yung capacitor na nakalabas. Bakit tatlo? Kasi yun ang mga test point niya. Dalawang capacitor para sa 12 volts sa relay, 12 volts dito sa transistor na to. Mapansin mo, transistor na to. Ayan, tingnan, bakbakin natin, tingnan natin yung supply. Lakbak ko na talaga to kasi para ipakita lang. Pero kung ano talaga, kung gagawin nyo lang, hindi nyo naman na i-vlog, pwede na huwag nyo natanggalin kasi dito ang purpose ko lang kasi rito para ipakita sa mga viewer natin. Kaya ganito ang ginawa ko. Pero kung ano lang, kung saan lang sira, yun lang ang... Tapos itong capacitor dito guys. Itong capacitor na to. Titingnan natin kung may... 5 volts. Ah, siguro kahit din na natin ano kasi dito na lang makikita natin kung may 5 volts yan. Ibig sabihin, pumunta na yan dito sa capacitor eh. Yan, pumunta na rito yung nakalagay na 1,010 volts. Ibig sabihin kasi 1,010 volts, 5 volts lang ang supply niyan. Supply ng microcontroller saka memory. Eh, no? 1,010 volts. Ito naman, 470. Ito naman, dalawang 470, 25 volts. 470, 25 volts yan. 12 volts naman ang supply niya. So ngayon, titingnan natin. Ngayon, ipa-plugin natin. Tingnan natin kung may 12 volts. Ayan, may 12 volts siya guys. Dapat dito, magkaroon to ng 5 volts. Ayan, meron siyang 5 volts. Kasi yung in nito 12 volts eh. Ayan o, input 12 volts, regulator, ay yung transistor, yung output 5 volts. Sabihin, okay na yung ano natin. Ngayon pag pinower natin to dapat meron na siya. Ito yung power niya. Ayan, pa-plugin natin siya. Ayan, tapos power. So, power natin. Ayan. Nag-error kasi wala yung sensor dito. Kaya nag-alarm guys kasi wala yung door switch. Ito kasi ano sa ano to. Pressure switch. Ito yung sa door switch yung asul. Tayo natin. Ano nag-error. Ngayon titestingin ko dun sa washing. Kaya guys ito na lang natin titestingin. Mapansin yung una nun natin. Yung kanina puti. Ngayon itim na kasi yung puti na i-deliver na eh. Wala na rito. So, pares lang naman sila ng model, whirlpool din. Pares lang sila ng function. Yung nga lang, yung unang kinuna natin ng picture, ng video, puti siya. Kaso wala na yung puti. 6.8 lang yun. Ito 7.8 kilos. Mas malaki siya. Pero pares lang sila ng board. So, ngayon, testingin natin. Ito guys, kung mapapansin nyo, isa lang yung wire nyo. Isa lang. Sa water bulb. Ito sa drain. Yung pink sa drain motor yan. Tapos ito sa mga sensor. Yan, mga kaprendin, plug in na natin.
power natin. Ayan, may power na siya. Tapos, sa set. Ayan. Saan ba yun? Sa was. Play. Ayan, mga kaprende. Ayan. Sabihin, okay na siya. Ayan, patayin natin. Ito ang problema sa ganitong design ng whirlpool. Pag pinatay mo siya, naka-plugin pa pero wala nang indicator. Kaya ganyan ginawa ng may-ari, wala nang tanggalan. So, nung bubuksan niya na, ganyan na nangyari, ayaw na. Pag pinawir mo, ganyan lang siya, puti lang muna. Tapos, ano mo dito, sa program, ito yung sa set niya. Program yan. Tapos, okay. Ayan, tingnan natin yung motor. Ayan, nagwawas na siya. Okay, buksan natin. Yan lang guys, okay na siya. Salamat. Thank you for watching. If you like this video, kindly leave a thumbs up. And if you haven't subscribed yet, just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos.